channel. Guys, samahan niyo po akong mag-ayos ng balikbayan box dahil magsisend po ako ng balikbayan box very soon sa Pilipinas sa aking family, lalo na sa mga chikiting, mga babies, mga pamangkin ko at mga apo. May apo na ako, yes, apo sa pamangkin. So ngayon, of course, dahil malapit ng Pasko, unti-unti kami namili ng mga pwede namin isend sa family namin sa Pilipinas. So ito, thank you so much sa aking asawa dahil siya unti-unting namili nito. Unti-unti kasi hindi naman kaya lang minsanan dahil kung ako lang hindi ko kaya dahil wala naman akong, wala tayong pera, wala pa tayong pambili. So thank you so much sa aking asawa dahil ito. Lagi niya iniisip ang family ko sa Pilipinas hanggat kaya niya. So ito, ipita ko sa inyo, ito yung box na gagamitin natin for balikbayan box. Kinuha namin ito sa Republic and Sons sa may Worcesters dito yun sa Massachusetts. So ilalagyan ko naman siya ng actually, ayusin ko muna yung mga ano, yung mga damit. Yung mga damit ng bata. Para, ayun. Samahan nyo, okay? Guys. Oops, wait. Rico. Guys, ito na yung ano. Ito yung mga damit na isisend natin sa Pilipinas. Cute. Pang baby talaga. Ito, pang mga 5 years old or siguro kasha kaya nito kay Camille. Ayan, ang gaganda. Ito kaya nito kay anong tawag nito? Kay Don Pepot. Alam kung kanino kakasya itong mga to. So, once na naisend na sa Philippines, ewan ko kung kanino kakasya, sila na lang mag ano. Ito kay Camille, siguro kasya kay Camille. Ilang buwan namin pinag-ipunan to. Ito, kit ng ano, may hood. Siguro pinag-ipunan namin to mga 5 months. May headband pa siya for baby. Ito, ano siya, balabal. Ang tawag dito, yung ano ng baby. For a baby. Sa mga pamangkin ko at sa apo-apo. Yeah, thank you so much sa aking napakabait na asawa kahit papano. Wala pang work pero siyang nagpo-provide ng lahat. Kaya sana huwag po kayong magsawang manood ng aking vlog ng aming YouTube channel para next time ako naman ang magsusurprise sa kanya ulit. Ang cute nito. Ilang araw na akong walang tulog na maayos.
kagaya kagabi, alas 2 or 3 a.m. na yata ako nakatulog. Tapos nung nakaraan, ganun din, 3 a.m. Nung nakaraan, 3 a.m. din. Oh, ang ganda nito. Guys, ang cute. Pang ano lang to, pang 1-year-old. Naka ano siya, naka, yung iba rito, naka sales. Ito, $12.99, pero nakuha lang namin siya ng $5. So, hindi nalugi, di ba? Pinupuntahan namin, guys, yung mga sales. So, kaya nakakaipon kami ng malaki kahit papaano. Siya rin naman. Ito guys, itong maganda. Ito kasi ito pares na to eh. Ito. Ito pares na to. Ang ganda oh. Pares na to. Babe, ang cute. Ito cute na cute si mister ko dito. Sobra. Diba? Ang cute ng shoes ng baby. Ito. Ito sa akin to. Binili niya. Ito pang ano ng baby, pang sapin. Para pag malamig. Yan. Diba? Ang ganda guys. Ang galing mamili ni Mr. Yan. May mga sapatos din. Hindi ko talaga alam kanino kakasya tong mga to eh. Kaya, ayun. Bahala na kung kanino kakasya. Cute ng shoes. Ito, cute ito. Oh. Ang cute-cute. May ano siya, may shoelace na ano. Parang ribbon. Ito ang mga shoes, ay mga slippers. Ito ang cute ng sapatos ng bata, pang babae. Hindi ko alam kung kanino kakasya itong mga na talaga. Sila-sila nang mamimili. Ay, itong cutie-cutie. Pang baby, pang 1-year-old. Ito pang dalagin ding na, baka kay Camille kasya to. Ang cute eh. Pang 1-year-old na boy. Sandal. Ito kay Camille. Ito hindi ko alam kung kakasya kay Camille. Ayan, ito meron pa pala rito. Ito. Ito yung kakasya siguro ito dun sa ano. Sa anak ng pamangkin ko sa Manila. Sa anak ni Jonah. Ayan. Sa anak ni Kuya. Kuya Junior. Ito ano to. Ano siya. Anong tawag dito? Yung pang ano ng baby for. Ano bang tawag din? Overall ng baby. Christmas overall. Ayoko siyang tanggalin eh, kaso, pero try ko nga. Parang ang ganda eh. Hindi ko alam paano ko ibabalik mamaya. Okay, huwag na. Ito. Ay, ang ganda. Ngayon ko lang siya nakita oh. May shoes siyang nakaano na oh. For 12 months. Ito, pang isang taon na to.
mga ano, ang tawag dito, socks, medyas. Ito hindi ko, malaki na to. Ang cute, oh. Ayan, mga shoes, and then, bumili rin si Mr. ng laruan for may apo-apo. And ito, ito yung ano, bump and go bubble dino. Umiilaw yung mata niya, tapos naglalabas siya ng anong tawag doon, yung bubbles. Pag pinindot mo yung nasa taas niya, magbababa, maglalabas siya ng maraming bubbles. And then, bumili din kami guys ng chocolates. Ito ang dami na to. 260 pieces na to. So, yun. Hindi ko na iano dito. Sila na maghahati. And then, bumili rin ako ng maraming canned goods. Ayan. So, sila na. Ayan. Ayusin ko mamaya. Ito, Vienna sausage. Ito, luncheon meat. From Walmart. Gusto ko itong ano na to, itong luncheon meat na to. Kasi, actually, dati spam ang binibili ko, pero naalatan ako. So, ang binili ko, natikman ko to once, tapos, ayun, nagustuhan ko siya. Kaya, once, every time na bibili ako, nakakatikman ko ng luncheon meat, itong great value ng Walmart pang binibili ko ngayon. So, ayun, pati rin ko sa family ko. Nilis na nila. Marami rin ako binibili. So, ayun. Kasama ko si Mr. Hamid. Ayun, tapos, ito ang sabon. Bumili rin ako ng sabon for them sa Pilipinas. Siyempre, kahit maraming sabon sa Pilipinas na pwedeng mabili, parang gusto mong ipa-experience sa family mo na yung galing sa ibang bansa ba, yung sinasabi na stateside o imported. Ayan. Kahit na kaya ng, parang iba yung feeling niya na box ang ibibigay mo kaysa pera na pambili na lang nilang ganun. Kasi parang para sa akin, parang wala yun eh. Parang hindi nakaka-excite, di ba? Parang bibili ka ng, ay bibigyan mo, bibigay ka ng pambili ng ganito, ganyan. Tapos wala na, parang walang excitement. Pero pag box ang binigay mo, syempre excited ang lahat. Ako ganun kasi ako noon eh, nung si tatay ko at yung kapatid ko na si Ate Roda, nung nasa ibang bansa sila, ano ako nung elementary, if I'm not mistaken, every time na may package, ayun, sobrang excited ko. Parang I don't care sa pera. Gusto kong makita yung ano yung laman ng box. Ganun ako. Excited ako, super. Laging may laman yung mga, lalo na si tatay ko nun, nung nag-abroad siya, may laman lagi na ano na mga laruan ko, yung mga talking dolls, walking dolls, tapos may mga, basta puro ang dami mga box, ang dami mga pang bata na laruan ko nung nasa ibang bansa si tatay. Lagi akong may mga malalaking laruan, may mga box akong na ganito kalalaki na laruan. Ayan. Kaya gusto ko naman iparanas din sa mga, sa family ko sa Pilipinas na nandun. So, sana magawa natin to every year yung makapagpadala ng mga magagandang o yung mga gamit na may ipon mo, may ipadala mo, ganun. Every time na may pera lang, syempre, pag wala, ayun, pasensya, diba? So, hopefully, sana nga, I wish na magawa natin to every year dahil syempre, hindi mo pwedeng kalimutan ng family. Whatever happens, right?
Ito, tootsie roll. Hindi ko pa natikman to actually, pero sabi ni Mr. masarap daw to. Ayan. Ayan, guys. Yan po ang ating mga ilalagay sa box. So, aayusin ko po ito lahat today para yun, may padala na before end of September at ma-receive nila sana ng December. Sana mas mabilis. Ayan. Ayan guys, ayan na po yung ilalagay natin sa box. Ayan. More on ano po, pambata ang binili ni Mr. Yung mga adult next time. Ang kit nito guys, eh. Para sa batang. Siyempre, ang chocolate hindi mawawala. Hindi po kasama yung chinelas ko, yung pink. Let's go na guys, ilagay na natin sa box. Stop them.